Hi mga ka-smorts! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasmort Pinay! Hi mga ka-smorts! Si Ate Mars naman po ito, ang inyong Smorgasmort Pinay. Ayan, konting pasilip lang po ito patungkol sa pagpunta namin sa Riyadh. Kung ano yung mga kaganapan. Actually, nakapunta po kami doon dahil biglaan lang po, dahil may nangyaring unexpected na may namatay po sa pamilya po ng amo ko. Pero hindi ko na po i-detail kung sino, ganun, kung ano. Hindi po kami nakapunta mismo doon, kumbaga nag-stay lang kami sa hotel. Pero yung aming journey, pagpunta sa Riyadh, kahit saglit lang, gusto ko pong ipasilip dahil ito po ang aming realidad bilang isang buhay alalay dito sa kaharian ng Saudi Arabia, isang buhay ilalay po ng mga PIP, yun po. So, sana po ay magustuhan nyo at panoorin nyo hanggang dulo at huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-hit ng bell notification for more of my future videos. Ito makikita nyo mga customers, naka-ready na yung aming bag, sinakay na at nandiyan. Papunta na kami sa VIP Domestic Lounge sa may Altan City. Sabihin nyo po yung VIP Lounge dito po sa Jeddah. At pwede rin naman po sa kaharian ng Saudi Arabia. And then may libreng pa coffee at snacks na sa inyo kung mag-order kayo at libreng pa tubig. Ayan mga kasmart. And tingin-tingin kami ng itlan sa labas. And nakasakay na kami although medyo delayed po yung aming flight. Ayan pa selfie-selfie lang ating smarts nyo. And tingin-tingin sa labas actually medyo na-delayed kami dahil safety check ang importante. Di baling ma-delayed basta ayos ang ating sasakay ng aeroplano. Mahirap mag-abarya sa gitna ng papawid, diba? Half hour delayed talaga, pero ini-enjoy ko na lang yung window view ng mga aeroplano dyan, mga kasmart. Ayan, waiting for take-off na. Umaandar-andar na. Pero ito talagang umaandar na, mga kasmart. Patingin-tingin lang. Yan yung pinakagusto ko na view sa may aeroplano. Yung may window, syempre. Dahil nawawala yung ating ininip, tapos yung tenga natin hindi masyadong sumasakit. Actually, kailangan ko talagang nilalagyan yung aking tenga ng earphone, headset, o kahit ano, basta kahit wala akong pinapakinggan, kailangan may pasak. Alam niyo ko bakit? Masakit po talaga sa tenga. Ewan ko kung ganun din kayo, pero ako talaga naglalagay ako ng ganun. Yan, take off na po, kailangan nating ano. And gaya ng nasabi ko, naglalagay ako ng headset, tapos yung iba talaga mayroong ginagawa, nagbabasa para malibang rin. Hindi lang basta malibang kasi nga masakit po talaga ang air pressure ng aeroplano kapag lalo na ako nagtitake off at naglalanding. Kaya mas maigi, kaya nga ginagawa nila, pinapasarado yung cellphone, kailangan naka-seatbelt kayo. Kasi kung magkaroon ng aberya at saka syempre yung mga pagsa-cellphone na yan, baka maka-interfere sa inyong flight. Ayan, by Jeddah for now mga ka-smorts. Ayan, nakikita nyo yung Jeddah. Medyo hindi siya crowded katulad ng Riyadh. 'Di ba? Nagagandahan ako sa view ng Jeddah. Actually, gandang-ganda ako sa mga window view kapag sumasakay ng aeroplano. 'Yan yung favorite spot ko talaga. Kaya swerte kung diyan ako talaga nauupo. Alam niyo mga customers. And ano pa ba? Ayan, hindi naman ganoon ka-crowded ang Jeddah, pero still crowded. At saka mas marami pang lupa, yung mga wala pang kabahayan. And dyan sa mga side na yan ay nakikita nyo yung stadium, football stadium dyan. And ibig sabihin pag ganyan pangkita nyo pa yung view, ibig sabihin ay hindi pa ganun kataas yung lipad ng aeroplano, diba? Hindi pa. Ganda-ganda talaga ako sa view, pasensya na. Pero ganun talaga pag sumasakay, parang lagi akong first time sumasakay na. Pero napakarami ko nang nasakyan sa loob ng almost 20 years or 20 years ko na sa pagiging OFW. Habang nito tayo sa loob ng aeroplano, tingnan natin safety instruction card mga ka-smarts. Tapos mayroon din dyan wifi scan, tingnan nyo QR code, and then para sa TV streaming pwede rin po. Tapos tingnan nyo yung compartment kung ano yung mga nasa loob para naman alam nyo kung ano yung mga pwede nyo makita. Mayroon din air sickness bag para kung halimbawa kayo ay nahilo, pwede po kayo dyan po kayo susuka. Iyon. And kung ayan, merong libre link lang pong headset, huwag nyo kalimutan. And tayo po ay para magbawas inip sa loob ng aeroplano, tayo ay mag-selfie pa more, mga ka-smorgs. Ayan. Ayan, selfie pa. Hanggang sa matapos yung selfie, mga ka-smorgs. Ito, makikita nyo na pinakita ko na yung buntot. Yung wings pala, or kanyang
pack. At syempre, maulap, ibig sabihin na tayo sa taas, mga kasmores. Sintayin na lang natin na tayo ay mag-landing. Ayan, ready for landing na after an hour and 45 minutes, mga kababana ng Riyadh. Kahintay lang. Yan, medyo kailangan nyo rin lagyan ng headset yung inyong eardrum, syempre, kasi nga, maugong po yan at medyo sasakit yung inyong tenga. Yan, ini-enjoy ko na lang yung labas. Ibig sabihin, pag ganyang ka-crowded na at ibig sabihin na, sa Riyadh na talaga, mga ka-smarts. Ayan, overlooking Riyadh Airport, nagla-landing na. Pero hindi pa rin tayo pwedeng tumanggal ng ating seatbelt at magbukas ng cellphone pagkaganyan, mga ka-smarts. Dahil umaandar pa rin po yung ating sinasakyang aeroplano. Patingin-tingin lang tayo sa bintana ng aeroplano kung ano yung mga nandiyan. Ayan, nakikita na, tanaw-tanaw na yung terminal airport. Ibig sabihin, malapit na talagang bumaba. Pero wag po tayo talagang maglilikot dyan at magkukuha ng ating mga gamit hanggat hindi pa po humihinto yung ating sinasakyan. Makikita na dyan, ayan, natatapos na, malapit na, konting-konti na lang, tiis-tiis na lang, makakababa na rin po tayo mga kasmarts. Ay, tinamay ko pala kayo. Hindi, kami pala na nagbiyahe. Ayan mga kasmarts. Ayan, makikita nyo na nag-waiting na ako sa aming pagbubukas ng aeroplano. Ayan, nandiyan na kami sa tanpito ng VIP lounge. And, ayan mga kasmarts, nasa hotel na. Ayan, di ba? Ang bilis lang. And, ayan na. Ito naman yung room key. Digital, syempre, ito yung lobby. At ito yung pasilip ng kwarto namin. Medyo maglo. Ayan. And, syempre, konting selfie-selfie bago tayo mag-duty. Di ba? Naswerte yan tayo. Actually, dalawahan kami dyan. Tapos, alternate. Ayan, pakapi-kapi lang. Pa-selfie-selfie. At kain sa buffet. Kasi, may libreng kung nakita niyo yung reels ko mga kasmarts nandun, panoorin niyo na lang, andun yung mga pasilip ko sa iba pang mga kaganapan namin dito sa aming pag-hotel. Siyempre, courtesy ng Amo VIP. Ayan mga kasmarts, makikita niyo, pinakita ko ng kundi pasilip lang ng aming tinutuluyang hotel room. O diba, dalawa kami dyan actually. Actually, tatlo kaming babae. Kaso nga lang, pag nag-duty ako dun sa Amo ko, meron isang tama dun kapag sino yung naka-duty na panggabi, siya yung matutulog dun sa malapit sa amo kasi nag-a-assist kami. Tapos kami dalawa dyan. So, ganun din. Alternate. One day ako, one day siya. And then, ayan, kasi pauwi na kami. So, selfie, naiinip na dyan kami sa suite ng aming amo. Andyan. So, ayan yung mga bag namin na kasmorgs. Kasama na yung sa mga amo namin dyan na pinapakita. Yun, dahil na wala kaming masakyan pa uwi, kami ay nag-sumakay ng glider lang. Kung pala may last facility ako sa kwarto para makita nyo ng medyo malapit. Yan, merong salamin. Actually, meron akong ginawa nga separate vlog dyan. Kung ano yung makikita nyo mismo sa loob ng isang hotel at paano gamitin yung mga gadget, mga kagamitin doon para hindi tulga. Lalo na sa mga first timer, nakita pa yung kasama ko mga kasmarts. Pasilip dyan, ang push pa natin, mamaya hulas na tayo. Ganito talaga pang bugil. So, lumabas ako para makita nyo rin din yung lobby. And, konting paikot. Actually, 5-star yan. Sabi ko, ang kakain kami bago ako mag-duty. And, pinakita ko rin yung hallway. Ayan mga kasmarts. Lobby ulit. Bago kami pupunta, ayan, panibagong hallway. Bago kami pupunta sa mismong elevator. Ayan, balik sa kwarto ulit mga kasmarts. Actually, parang sa kwarto yata ito ng aking amo. Kaso wala yung amo ko. Para makita nyo kung paano ba. Ayan, merong isang separate na higaan para sa akin. Kaya sa kasama ko. And hindi ko na ipinakina na yung voice over, yung aking audio dyan. Pinalta ko na ng voice over. Ayan, meron, wala siyang bintana dyan mga kasmarts na malaki. Kasi ayaw ng amo ko yung mga bintana kasi akala niya maingay. Pero actually kami mga nakikita namin bintana mas maganda kasi soundproof naman. Yan, biglaan na kami makaka-uwi. Actually, super delayed yung flight namin. Unexpected, makasakay kami kasamang amo ng Flyadil. Ito itsura ng Flyadil seat. Actually, seat number 2 kami dyan. Ganyan lang pa. Walang TV, monitor. Yan lang, ganyan lang. Para ka lang sumasakay daw ng Cebu Pacific. Pero okay lang, at least makakabalik kami ng Jeddah, diba? Kahit super delayed. Sobrang pagod na namin dyan.
Ayan mga ka-smarts, natapos na po. Sana po ay naibigan nyo. Nagkaroon po kayo ng konting inspirasyon sa pagiging isang buhay alalay ng isang VIP dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Kung ano po ang aming mga ginagawa at mga nagawa na sana po ay maibigan ninyo. At sana po ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Yun lang. Maraming salamat. God bless everyone. Mamawa. See you in my next vlog. Bye-bye. Masalamat. Syukran katir.